Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Magandang araw sa ating mga viewers at senior citizen. This is Tita Eda. Today, December 27, 2022, ang official na start ng SIM card registration. At alam ko po, madami kayong mga katanungan gaya ng paano mag-register, hanggang kailan pwede mag-register, at iba pang katanungan. Para tayo ay maliwanagan, heto po ang video clip ni Senator Grace po tungkol dito, at malaking tulong po ito. Panoorin at tapusin ang buong video para sa dagdag kaalaman. Alam ko yung iba sa inyo narinig na December 27 ay ipapatupad na ang batas ng SIM registration. Ngayon, inuulan ng tanong ang aming opisina kung paano ba ito. May mga ibang medyo nagpapanik kasi natatakot sila kung mawawala ba yung number nila, kung hindi nila narehistro, o kung paano gagawin nila dahil medyo hindi pa malinaw ito. Huwag kayong mag-alala, meron pong gabay para dyan. Ibibigay ko po sa inyo, step by step, ang mga dapat malaman ninyo ukol dito at paano gagawin para magparehistro. Ito ang mga madalas na tinatanong. Paano nga po ba magparehistro? Ang bawat telco ay magkakaroon ng kanilang sariling website or mobile application para inyong i-fill out. Para sa mga menor de edad, patnubay at gabay ang kailangan. Irehistro ang SIM sa ilalim ng pangalan ng inyong magulang o guardian. Ito ang mga valid IDs na maaari ninyong isubmit. Paano kung walang signal? At malayo bahay ko? Anong gagawin ko? Kung kayo ay nakatira sa lugar na walang signal, trabaho ng telco at ng mga ahensya ng gobyerno na mapuntahan ng inyong lugar upang kayo ay makarehistro. Paalala, wala pong bayad ito ha? Huwag magpapaloko. Paano kung marami po akong SIM? Walang limit sa dami ng SIM na pwede mong bilhin. Sky's the limit. Ang mahalaga ay nakarehistro ito sa kung sino talaga ang may-ari. Paano pag ayoko magparehistro? I-deactivate ng telco ang inyong SIM kung hindi ka pa nakakapagparehistro sa loob ng 180 days. 6 months yan, plus a possible 120 days extension mula sa implementasyon ng batas. Hindi mo na matetext ang crush mo, pero may one more chance ka pa. Sa loob ng 5 araw, ay pwede mo pang ipa-activate uli ang na-deactivate mong SIM. Paano masisiguro ang kaligtasan ng impormasyon ko? Sa pakikipagtulungan ng NTC at iba pang mga government agency, magkakaroon tayo ng information dissemination campaign upang malaman ninyo ang proseso ng pagre-rehistro ng SIM. Hindi rin natin pababayaan na magamit sa maling paraan ang impormasyon inyong ibibigay sa mga telco dahil ginawang batas na ito upang matigil na ang pang-aabuso ng mga kriminal at scammer sa ating mga kababayan. Sana nakatulong kahit papano ang impormasyon na ito. Siyempre pag may bagong batas, nangangapa tayong lahat. Pero nandito kami para liwanagin ito at ulit, huwag mahihiyang magtanong. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking share today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito.
Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, ilike mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!